Good afternoon, Mo. Hi, Dong. Congratulations. Thanks, Chad. Ayan. So for my first question, how does it feel na ikaw uli ang mag-host ng Family Feud? How does it feel the second time around? So naramdaman namin sobrang special sa iyo ng show, no? Kasi muli mong tinanggap na ikaw ulit ang maging host. Oo, alam mo, totoo yan, Chad, no? Sino ba namang hindi tatanggap nitong ganitong klaseng pribilehiyong ito? Para sa akin, nung ginawa ko to the first time, I was already fulfilled. Sobrang kontento na ako noon dahil isipin mo, at 29 years old, I was given the privilege to host a very, very popular game show, di ba? And sabi ko, okay na ako doon. But this time around, nung akala kong hindi na siya posible, eh, eto na, meron pa ulit. Kaya siyempre hindi na ako magdadalawang isip pa, 'di ba? Yes na yan. Para sa akin, higit pa yung pakiramdam na nanalo ng cash prize, na nananalo cash prize gabi-gabi sa game show na 'to dahil you know the experience of hosting this, you know, the privilege of being the game master of such a very, very popular game show like this. Talagang beats any cash prize every day kasi yung experience na nakukuha ko rito, yung saya, yung nakikilala ko na mga guests araw-araw, eh talagang ano, sobrang ano talaga, sobrang ito yung mga bagay na maikikwento mo sa mga anak mo, sa mga apo mo, hindi ba? Kumbaga timeless, super timeless because you're talking about feelings at itong feeling dito parating masaya. Di ba? Parating masaya. Kaya good vibes lang talaga. Isang pakiramdam na kailangan nating lahat, especially during, you know, this time. Di ba? Correct. Good vibes lang, Dong. And if ever na mag-play tayo ng Family Feud, kunyari contestant ka doon, give us top three reasons bakit kailangan naming panoorin ang Family Feud. Ano ang mga to? Well, number one, masaya. Number two, mananalo ka ng 300,000 pesos. Well, hindi lang naman ikaw, pero mahihiwala yan sa audience saka sa mga nanonood sa tahanan. At number three, pwede kang sumikat sa YouTube kung mali ang sagot mo. Thank you, Dong, and congratulations. We are all excited sa iyong bagong show. Maraming salamat, Chad. Chad, maraming salamat sa iyo. And from Chad, punta naman tayo sa Random Republika with Kate Adahar. Kate, go ahead. Hi, Kate. Hi, thank you, Elmo. Hi, Dingo. Good seeing you again. Yung first question ko, kasi ibang-iba yung hosting mo dito sa Amazing Earth, no? Parang dito, mas on your toes ka dahil marami ka nakaka-interact tapos hindi mo alam kung anong mangyayari. Meron ka bang mga naging pegs or inspiration sa hosting style? Well, syempre hindi mo maiiwasan no na well like okay I am a fan of the American version no kay Steve Harvey. So parati ko siyang pinapanood. So hindi mo maiiwasan na kahit papaano. Siya yung talaga magiging peg, 'di ba? Parang eto 'yun eh kasi unconsciously yun talaga yung maiisip mo. Pero the truth is because the elements are different, meaning the questions are different, the culture of your guests are different. Ang pareho lang dito ay yung struktura ng show, ito yung rules, pero yun yung kaibahan niya because organic ang isang game show. Ang daming posibilidad, ang daming pwedeng mangyari. And sa tingin ko, yun talaga yung naging strategy. Maging I just have to be myself. Kumbaga, wala dapat sundan, wala dapat gayahin, and siguro ultimately I should not pretend to be someone I'm not. Kasi yun talaga yung hinihingi ng show na to. It's really authenticity. It is it's about being in the moment, and the more you are in the moment, the more you are yourself, mas mag-enjoy ka at mas mag-enjoy yung mga guests mo. So I guess para sa akin, yun yung talagang isang natutunan ko. Pero alam mo, nalaman ko lang ito nung umapak na ako mismo dun sa stage when I was doing the dry run. Kasi syempre,
Minsan, hindi mo maiwasan, iisipin mo na this also is a performance kahit paano because you're a host, ganyan-ganyan. But yung realization ko dyan ay, you know, I just really have to have fun. And I just really have to be in the moment, enjoy the guests, enjoy the questions. And it will feel like nanalo ako kasama nila because of the experience. Nice, thank you. And for my second question, speaking of Family Feud, how with your little family, how do you and Marian ensure na walang feud or sibling rivalry between Zia and Sixto? Ah, well, hindi mo maiiwasan yan. Meron talaga yan. Sa kahit anong pamilya, ang kagandahan dyan, siyempre kami, bilang mas experienced na kami sa ganong klaseng feud, kung meron man. Ang mahalaga naman, siyempre, tingnan namin kung, you know, how they resolve it first on their own or by themselves. And then kapag nakikita namin na, you know, kailangan ng intervention or guidance ng magulang, then that's the time na papasok na kami. Pero kasi minsan, ganun ka talaga matututo. Kailangan kahit paano, may feud eh. Di ba? Parang hindi naman pwedeng parating tama ka. Kailangan may kukontra sa'yo. For all you know, baka tama pala yung kumukontra sa'yo. Di ba? So, masaya yun. Di ba? May balitaktakan, may tao na nag-challenge ng idea mo. Kasi syempre, hindi naman pwedeng, oh, basta lahat ng sabihin ko, tama. Di ba? Ganun din sa amin. I am surprised, no, because even at this very early stage, you know, our daughter sometimes, you know, has, you know, may questions. Bakit ganun? Ba't ganun? Sabay ngayon, napapaisip ka rin bilang magulang na, oo nga, no? Buti na lang nakita mo yun. So, di ba? It's good in that way also. Ganda lang perspective. Thank you and good luck. Thanks din, Elmo. Thanks, Kate. Thank you, Kate. Nako, sa kakyuta ng dalawang anak ni Dong, kung may feud sila, parang baka mamangha na lang ako. Parang hindi ako magagalit yata. Pero simple. Ano yun eh? Siyempre, bata yung agawan ng laruan, yung mga ganun. Correct. Pero alam mo, ano, na-realize ko nga na sobrang doon din lumalabas how protective they are over each other. Thank you. Siblings. Kasi siyempre, you know, sila na lang yung buti kalaro nila isa't isa. So, hindi mo maiwasan yan. But at the same time, you see also the value na, you know, mag-close sila. Na mas nagiging close sila actually dahil may mga ganun, di ba? Okay, tama. And we move on to Stars Photog with Alan Sancon. Alan! Hi, Dong. Congratulations. Hi, Alan. Dong. Yeah. Good afternoon. Yung tanong ko sa'yo, Dong, is parang ano eh, no? Halos, kumbaga, all Kapuso families parang magiging part halos nitong Family Feud eh. Usually, mga Kapuso stars yung family nila. Pero ikaw, if given a chance to choose, kung sino yung mga popular or celebrity families that you want to be part ng Family Feud, sino yung gusto mo maging part nito dito sa season na to? Siguro dalawa. Yung una, yung local. Tapos, hindi naman, kumbaga, magwi-wish ka lang na yung international that you want to be part ng yung Family Feud. Oh. Sa local, ang parang kumbaga, gusto kong makita on stage talaga na sumasali at naglalaro ay yung mga paborito ng anak ko kasi for the past 2 years, halos every day nakikita ko sila sa YouTube kapag nanonood siya kasi idol niya itong dalawang families na ito. So they are two local, they are two families na sa atin, taga Pilipinas, na sobrang sikat sa YouTube. Sila ay si Ranz and Yana, yung magkapatid, at si Casey and Rachel. So magkapatid din sila, so pareho sila may YouTube channel. So ang ganda siguro kasi two families din yun. Nakikita mo rin yung families nila, yung nanay at tatay nila involved. Kaila Ranz and Yana, ganun din sa Casey and Rachel, ganun din. So parang ang saya siguro makita itong dalawang pamilyang ito. And kapag mangyari yun, sasabihin ko nga kay Zia, alam mo, yung mga idol mo, maglalaro sa Family Feud. Baka gusto mong manood at ano, makilala rin sila. Kasi talagang looking forward siya na makilala itong mga to. So that's one. And siguro for sa foreign, well, masaya siguro kung si Steve Harvey at ang kanyang pamilya, yung isa.
si Steve Harvey tsaka yung kanyang pamilya. At saka, sino kaya? Sino kaya yung kalaban niya? Siya na rin. Tsaka yung asawa siguro niya. Isa, Steve Harvey, isa, asawa niya sa kabila. Yun, para masaya. Yeah, so sana. Hindi, yung una, most probably, kayang matupad. Yung pangalawa, tignan natin. Diba? Well, hindi tayo sure kasi mga bata pa kasi yung iba. So, I don't know. Baka hindi rin siya pasok sa format. But, you know, it's a dream, di ba? Mahali mo, di ba? May kids version or edition maybe sometime in the future. Is there, yung second question ko, Dong, is there any chance na maging guest din si Marian at yung fam, all the bata pa yung fam, yung mga anak mo, no? Yung isip,